Upang mailigtas ang kanyang ama, pumayag si Lina na isanib sa kanyang katawan ang mahiwagang shikigami at labanan si Reca. Nalaman ni Reca ang ginawang pagbihag ni Janjuro sa ama ni Lina, kaya binasag ni Reca ang mahiwagang nugen upang mailigtas ang ama ni Lina sa kapahamakan at tuluyan na makawala ang daligita sa kapangyarihan ni Janjuro. Ngayon, ang huling laban sa ikalawang bahagi ng paligsahan ay magsisimula na. Maghaharap ngayon si Reca at si Janjuro. Ang nag-aalat na paghuhukom ng isang flame dragon. Isang laban na lang po. Oo. Ang mananalo sa labang ito ang siyang uusad papunta sa ikatlong bahagi ng laban. Sige na! Umakyat ka na rito! Tanda! Mukhang mas matapang ka pa ngayon kaysa noong huli tayo magkita. At ngayon, para sa huling laban na ikalawang bahagi? Isang bagay lang bago kami maglaban. Kapag akong nanalo sa labang ito, tatanggalin mong mahiwagang sandata na nasa loob ni Lina. Kung yan ang gusto mo, pero kapag ako naman ang nanalo, si Lina ay mamamatay din katulad mo. Maliwanag ba? Masama ang ibig sabihin nito. Pero... Huwag ka mag-alala, Lina. Maniwala ka kay Reca. Para tulungan siya, iniisip ko palagi na mananalo siya. Tama yon. Hindi talaga magpapatalo si Reca sa matandang yon. Oo nga! At isa pa, nasira na ng flame dragon ni Reca ang kanyang mahiwagang sandata. Pwede na nating masabing panalo na tayo. Yan ba ang palagay nyo? Si Jin Jurong, isa sa mga orihinal na kasapi ng Uruha Jushinshu. Jushinshu? Sa pamamahala ni Kurei, mayroon siyang 10 pinuno na pinakakapitagan at umani ng kanyang paghanga. Silang mga miyembro ng Jushinshu at pinatunayan na nilang kanilang kapangyarihan kay Kurei. Mula sa pananaw ng isang ordinaryong sandalo, silang mga heneral ng pakikidigma. Sina Gideon at Shiju ay sarhento lamang kung ikukumpara sa kanila. Kami ni Lola ay masyado pang bata kaya nilagay kami bilang reserba ng Uruha. Kung ganon, sinasabi mo na mas malakas pa siya kesa sa mga nauna nating nakalaban. Paano na tayo? Palagi na lang ba tayo dadaan sa butas ng karayom sa tuwing lumalaban tayo? Pwede ba, Max? Tigilan mo na nga yung kadadrama mo. Kahit na ano pa sila, mas mahina pa rin sila kay Kurei. At si Kurei lang ang dapat nating bantayan. Kahit papaano, may sinasabi rin palang matinuyan si Reca. At ngayon, mula sa Black A sa ikalawang bahagi, huling laban ng Hokage at Uruha Magoroshi. Ang maghaharap, si Genjuro laban kay Reca Hanabishi. Simula na! Bilang pamalit sa iyong mahiwagang sandata na nugen, ay ang iyong espada. Hindi mo ako matatalo niyan! Ang bilis niya! Paano ba yan? Nakita ko na ang hangganan ng iyong kakayahan. Reca, maaaring gumaling ka nga, subalit hindi ka pa rin makakapantay sa aking kakayahan. Ano ka mo? Para sa iyong kaalaman, hindi ko kailangan ng mahiwagang sandata. Panahon na para ipakita ko sa iyo kung gaano ko kagaling! Dumami! Genjutsu Illusion Technique! Dumami ang matanda! Illusion Technique? Nakita ko nang minsan ang technique na yun. Kay Kurei, ginamit din niya ang technique na yan nung huli namin siyang makalaban ni Reca. Nililinlang nito ang kalaban upang hindi niya matuntun kung nasan ang totoong gumagawa nito. Pinahanga mo ko, Ginoong Genjuro. Illusion lang palang lahat ng ito. Dahil sa ginagawa mong yan, naalala ko tuloy ginawa sa amin ni Kurei. Gathered! Dunnen! Nasaan na siya? Nawala na. Kung ganon, nasaan na siya? Ha? Huh? Sa taas mo! Hindi may pagkakaila na isa kang ang alalay ni Kurei. Parehong-pareho kayo ng estilo kung lumaban at mandaya. Diyan ka nagkakamali, Reca.
Nakita ko rin ang gamitin ni Kurey ang illusion technique na ginagamit ko. Subalit ako lamang mabiyasa sa paggamit ng technique na ito. Natutunan lang itong gayahin ni Kurey. Saan ang gaya? Ito ang subukan mo. Ang tunay na kapangyarihan ng aking illusion technique! Hindi naman masama ang technique na yan. Kaya lang alam ko pa rin kung nasaan ka. Kahit ilang beses ka pang dumami, hindi mo pa rin mapapadami ang espada mo. At yan ang kahinaan ng iyong illusion technique. Ang totoong Genjuro lamang ang siyang humahawak ng espada. At ang iba'y mga ilusyon na lamang! Hindi na yata ilusyon ang atakeng tinatanggap niya. Hindi ako makapaniwala. Kahit itaya ko pa ang aking buhay, sigurado ako na hindi makakayanan gawin ni Kurey ang ginagawa ko ngayong illusion technique. Alam mo ba kung bakit iminungkahi ko patuloy na lumaban ang mananalo? Dahil makakasiguro ako lamang ang makakatalo sa inyong lahat. Si Shiju, Gideon at Lina, magandang ipinakita nila sa kanilang laban. Subalit silang lahat ay karuntong lamang ng aking katauhan. Malaki pa nga ang iyong naitulong, reca, at na ngayon pa ka. Dahil napatid ko kaagad kung saan ako nagkamali sa aking mga alagad. Sa ngayon, ako na lamang ang kumakatawan sa buong pangkat ng Uruha Mamoroshi. Ang dapat ko palang sabihin ay kaming sampo. Hiya! Sandali lang! Hanggang ngayon pa rin ba minamalito pa rin ako? Saiha! Engine! Ano ka ngayon? Ang ganda talaga ng alab mo, reca. Paano ka nakaiwas? Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo pa rin natututunang kontrolin ang iyong sarili. Teka, bitiwan niyo ako! Asar! Masama ito. Hindi na siya makagalaw. Paano kung maisipan ni Genjuro na tapusin na siya? Delikado. Ano kaya ang gagawin niya? Ewan ko. Iligtas niyo po siya. Ngayong bihag na siya ni Genjuro, hindi na makakalaban si reca. Sige na. Tapusin mo na siya, Genjuro. Gawin ang nararapat sa mga pangahas na lumalaban sa atin. Mukhang lumipad na sa hangin ang pag-asa mong manalo. Tama na, tanda. Reca! Ang anak ko! Buhay! Pero bakit? Kaya mo na akong tapusin kung gugustuhin mo. Ano pa ang inaantay mo, Genjuro? Tapusin mo na ngayon si reca. Para ito kay Master Kurey. Tumahimik ka dyan! Kurey! Kurey! Sawang-sawa na ako! Hindi ako sumali sa paligsahan ito para sa kanya karangalan! Genjuro, naintindihan mo ba kung anong ibig sabihin ng sinabi mo? Kailan ka pa nagkaroon ng lakas na loob na pagtaksilan si Master Kurey? Tumitiwalag na ako sa kanya! Ano? Isang bagay lang ang gusto kong linawin. Kailanman ay hindi ako lumaban para kay Kurey. Sumali ako sa paligsahan ito para tapusin si Kurey! Sumali ka dito para lamang iligpit si Kurey? Tama. Maraming beses na kaming nagharap ni Kurey. Noong una'y natalo niya ako. Pagkalipas ng ilang taon ay muli kaming nagharap. Subalit sa ikalawang pagkakataon ay natalo pa rin niya ako. Ang kapangyarihan niya ay parang nanggaling sa Diablo. Hindi. Si Kurey mismo ang Diablo. Napatay niya ang lahat ng aking mga nilikhang alagad. Nasayang lamang sa kanya ang aking illusion technique. Tinuong Genjuro, inaanyayahan kita maging bahagi ng aking koponan. Nais kong matutunan ang iyong kapangyarihan. Tapat ang ginawa niyang pag-anyaya sa akin. Subalit nakita ko sa kanyang mga mata na may masamang mangyayari sa akin kapag hindi ko siya pinunlakan. Naging kasapi ako ng Uruha Jushinshu at sunod-sunuran sa kanyang mga utos. Pero kailanman,
Hindi ko nakalimutan ang araw ni dinurog ni Kurey ang aking pagkatao. Nais ko pa rin makapaghiganti at may bangon ang aking karangalan. Nais ko pa rin matalo si Kurey. At kapag nangyari yon, magiging akin ang buong pangkat ng Uruha! Kaya pala, malinaw ng lahat. Tumahimik ka na, Janjuro! Baka nakakalimutan mo na ang katayuan mo! Inaamin ko na sa kalagayan ko ngayon ay hindi ko pa rin matatalo si Kurey. Pero isipin mo na lang ang mangyayari kung makukuha ko ang walong flame dragons ni reca. Isipin mo! Naomi! Ano? Nanakawin niya ang flame dragons ni reca? Paano niya gagawin yon? Sisimulan ko na ngayon ang aking psychic surgery. Isang proseso na magtatanggal sa walong dragon. Seryoso ka ba, ha? Nanakawin niyang walong dragon ni reca. Posible bang magawa ni Janjuro yun? Marami na rin akong tinanggal na sakit sa walong hugis sa tanyo. Tsak na hindi rin iba ang prosesong yon sa pagkuha ng walong dragon. Kaya magiging madali lang yon. Asar, seryoso ka bang talaga? Ako ang nagmamayari sa kanila. Bitiwan mo ako! Bitiwan niyo ako! Ang iyong walong dragon ay magiging... akin ngayon! Master Kurey, ano pong gagawin nyo? Kapag nagtagumpay si Janjuro sa pagtatanggal ng walong dragon kay reca, papano na? Lalong magiging masaya. Binala kong mapaghiwalay ang buong Jusinshu upang masubukan ang kanilang katapatan sa akin. Noon pa man ay inaasahan ko na si Janjuro magiging taksil. Talagang nakakapangilabot. Anak ko! Aira! Tama ka. Tulungan natin si reca. Wag! Hanggang ngayon, naglalaban pa rin sila. Nakalimutan nyo ba? Madidisqualify si reca kapag tinulungan nyo siya. Kailangan namin siya tulungan. Dahil kung hindi, baka hindi na mabuhay pa si reca. Wala na kami pakialam. Manalo man o matalo. Pag natalo tayo, makukuha ni Ginoong Mori si Ana. At tatapusin naman ni Janjuro si Lina. Oh. Patuloy pa rin siyang lalaban upang hindi mangyari yon. Sinaksak pa nga niya ang kanyang sarili gamit si Saya upang maiwasan yung bumagsak ng tuluyan. Nasaan ka na? Magpakita ka sa akin! Eto! Huli ka na! Nakuha ko na ang isa! Anong sabi mo? Ang aking katawan! Nag-aalab! Pinili ako ng dragon upang kanya maging bagong Panginoon! Sa wakas at magkakaroon na rin ako ng sariling aliping dragon! Hindi pwede! Ang dragon ko! Paano ka na ngayon, reca? Nais mo bang mawala at masunog ng isa sa walong dragon na ninakaw ko sa'yo? Tapos ka na! Ang dragon ay akin na ngayon! Humura! Ngayon ko lang nakita ng kanyang kalinaw ang isang dragon. Yan ang dragon sa loob ni Kuya reca. At may pito pa na nasa ilalim ng kapangyarihan niya. Kahanga-hanga ang ginawa mong pagtawag kay Humura upang protektahan ka mula sa aking dragon. Janjuro, nagsisimula pa lang ang laban. Hambog ka pa rin, bata. Hindi mo nga magawang ituwid ang iyong tayo. Totoo ang sinasabi ng matanda. Kailangan umisip ako ng paraan bago ako atakihin uli ng dragon. Ikaw naman ngayon, Saya. Sandali! Mas mabuti kung wala tayong gagawin, ha? Ang dragon na ninakaw niya sa'yo ay nagngangalang Setsuna. Isa siyang malupit at mapaghigantin dragon. Dahil sa ginawa ni Janjuro, ginalit niya ng husto si Setsuna. Ang tawag sa kanyang alam ay Sun-El. Sa sandaling bumuka ang kanyang mga mata at mahuli ka niyang nakatingin sa kanya, madali niyang tatapusin ang iyong buhay. Ha? Pumikit kayo! Dalian niyo kung ayaw niyong mamatay! Babae, pipikit! Sumunod ka na lang! Ang dragon na yan ay si Setsuna!
Susunugin niya ang sinumang mahuli niya nakatingin sa kanyang mga mata! Pikit na sabi! Eh, kung ayoko! Ikaw naman ngayon matandang dyan, Juro. Ipikit mo na rin ang iyong mga mata. Pag ipinikit ko na ang aking mga mata, at saka mo naman ako atakin, hindi ba? Hindi mo ako malilinlang. Setsuna! Atakihin mong muli si Reca! Anong problema? Hindi mo ba ako naririnig? Ang sabi ko ay atakihin mo ngayon si Reca! Sino kang hampas lupang nag-uutos sa akin? Ako na ngayon ang iyong bagong Panginoon! Tampalasan! Bakit, Setsuna? Ako ang iyong Panginoon. Magagawa mo bang atakihin ang tao nagpalaya sa'yo? Sinungaling! Nasirang lahat ang aking mga balak. Tapos na siya. Pwede mo nang sabihin ng nanalo. Dahil hindi na makakalaban pa si Junjuro, ang nanalo ay si Reca Hanabishi mula sa pangkat ng Hokage. Ang laban sa pagitan ng Hokage at Uruha Maboroshi ay tapos na. Nanalo ang pangkat ng Hokage. Uusad na sila ngayon papunta sa ikatlong bahagi ng paligsahan. Ang galing! Nakalusot na tayo sa second stage! Natalo ng aking bunsong kapatid si Genjuro. Hindi ako nanghihinayang dahil isa siyang dakilang hangal. Hindi niya dapat minaliit ang kapangyarihan ng mga dragon. Walang sino man ang may kakayahang kumontrol sa mga flame dragon. Ang pinili ng dragon ay walang iba kundi si Reca. Ha? Huh? Teka, si Setsuna ba to? Nagustuhan niya ang pagkatao mo. Pero sa palagay ko, sa tingin niya ay mas magaling pa rin siya sa'yo. Ayoko sa'yo! Ayoko ng psychotic na dragon! Genjuro? Lina! Genjuro, sandali. Si Lina ay bumalik na sa pagiging normal. May reklamo ka pa ba? Dahil sa mahiwagang sandatang ito. Reca, gusto ko lang sabihin na maraming salamat. Nako, baliwala yon, basta ikaw. Huwag po kayo mag-alala. Huwag kayong gagalaw dahil papagalingin ko na kayo ngayon. Tutulungan mo pa rin ba ako? Masaya na ako sa impyerno ng patutunguhan ko. Salamat na lang. Magandang binibini. Ayoko nang marinig ang tinig mo. Isang malaking pagkakamaling ginawa mo. Sabihin mo sa iyong Master Kurei na magkikita pa rin kami sa impyerno. Ito ang pagkatandaan ninyong lahat sa susunod nating pagkikita. Magiging tulad niya ang inyong kapalaran. Hanggang sa muli. Nanalo ang pangkat ng Hokage laban sa pangkat ng Uruha Maboroshi. Nalampasan nila ang ikalawang bahagi ng laban. Subalit isa na namang mas malakas sa kalaban ang naghihintay sa kanila. Makakaharap nila ang pangkat ng Uruha Oto, ang pangkat ni Naomi.